Busy streets surrounded by skyscrapers. Yan ang una nating naiisip kapag sinabing Salcedo Village, Makati. Pero sa kabila nito, isang umaatikabong food haven pala ang nag-aabang sa atin dito. Are you in for the food trip? Vamos a comer en Calderon! Yay! All right, welcome to Calderon! Go for it, go for it. Surprise! Enjoy, enjoy, enjoy. Spanish cuisine na paborito sa mga handaang Pinoy ang inihahain sa Calderon. With its classic Spanish interiors, tiyak lalo kayong magka-crave for a Spanish feast. Ilan sa mga bestsellers dito ang lengua con setas na gawa sa ox tongue cooked with creamy mushroom butter sauce. Try nyo yung lengua nila. Tender yung... Paborito ko to. Sarap na mushroom, ah. Mushroom na kahit. Mushroom, ha. Creamy nga. Saka simple lang yun. Simple lang, no? At mayroon ding chori gambas al ajillo na combination ng gambas at chorizo de Pamplona. Tiyak, pop the pop ito for both shrimp and chorizo lovers. Chori gambas. Lasang shrimp siya, ha? Oo. Hindi nga yata siguro, no? Lasang shrimp. Ay, may shrimp. Charot. Ang galing, lasang shrimp. Sure ka? Hindi ako sure, eh. I love it. Masarap pala mag-guest dito, kain ng kain. Oo naman. Si Chef Mickey, parang natahimik sa salpikaw. Kumusta, Chef? Yung salpikaw niyo, somewhat comforting pag kinain mo. Hindi siya parang entree. Parang, it's somewhat comforting. Pwede mo siyang kainin ng walang rice. Pag-ulito ko to. Sarap. Masarap ka. Malambot yung meat. Dapat naman malambot yung meat, diba? Oo. Oh. Saka gusto ko yung salpikaw nila kasi malalaking portions yung cut, no? Sarap. I love it. Sarap yun. Salpikaw. Sarap. Masarap. Sarap. Ibulsa. Ibubulsa ko yun. Hindi. May topper rin ako. Hindi. 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 Kumakan natin yung mga tira. Oo. Uy, ubusin. Tama. Presentado la estrella de esta fiesta. Paella Valenciana y Paella Negra. Ninanamnam ni Chef, eh. Meron siyang familiar taste na hindi mo ba distinguish? Afritada. Hindi, ano. Bilin ko sa ano yun, eh. Sa chico, sa garbanzo. Tapos yung green olives. It's a good combination. Hindi ko din mo nilalabas ako dito. Best seller. Uy, ang ganda ng kulay, oh. Umaaso pa, oh. Ang sarap. Malapot. Maraming tinta. Parang maging ganda yung color, no? Yes, Katrina. Kumusta naman ang Paella Negra? Kumusta? Sarap ba? Gusto ko to, ha? Yun yun, atin, ha? Sarap! First time ko kumain ito. The best. Yeah. Up, no? Highly recommended to, ha? Lalo kung may date ka. Kasubukan talaga ng totoong bunga nun. Show your true colors. Diba, black? Charot nito. Pwede ko siya ialok sa mga friends ko. Ialok? Ano to, palengke, girl? Paella Negra, acquired taste talaga. Kasi hindi lahat ng tao mahilig sa... Pag kinain mo, mag-explode yung lansa sa bibig mo. Pero ito hindi naman. Masarap to sa aioli nga. Tapos lalo na pag may squeeze mo sa ng lemon. Kasi masarap. Mahusay yung masarap. Paella Negra. Mutual feelings. Naramdaman nila. Yung din eh. Sobra. Nasabi na nila as in parang talaga. Mukhang happy ang ating reviewer sa Paella Negra. Congrats, Calderon! Magkano siya? Order ako ng shampoo. 780. Mahal pala. Naimatahi. Kasi binabayaran niyo dyan actually yung skill, yung authenticity na hinaharap mo, makukuha mo yan. Ang layo na mararating eh. Di ba? Divided by how many? 4, 5, 6 of you. Hindi nga siya madaling i-prepare. Hindi siya nabiprepare ng basta-basta gusto lang itry. I like na yung siksik siya at liglig, yung punong-puno siya sa ingredients, di ba? Yung talagang lahat na in-expect mo sa paella. And may bacon. May ibang smokiness yung bacon, ano? So yun, mas preferred ko pa rin itong ano, yung paella negra. Iba talaga yung lasa niya. Pinapaluto niya na nga sa akin. Sabi ko nga magluto na siya. Pagluto ko daw siya. Sabi ko, tatry ko. Yeah, yung consistency ng paella negra nila, perfect para sa akin. Si Katrina, sa mga teleserye lang pala kontrabida sa kainan, bidang-bida sa sarap kumain. Kumusta experience mo sa The Originals? Congratulations! Taas ng rating niyo. Panalo! Salamat! Panalo! Bilang Yvette,
Ang saya ng experience mo, I'm sure, kasi you get to play around with the character. Bilang Yvette, nakakatawa kasi na-explore ko din yung ibang pwede kong gawin. Lalo na nung mga una, medyo may slight comedy side siya. Sige nga, pakitaan mo kami. Paano ba kumain ng isang kontrabida? Okay lang, wala namang special. Wala nang iba? Sino chef dito? Manager? Sino nagluto dito? Sino nagluto dito? Kasi parang kulang. Sino? Patawa. Ang sarap! I love it! Gusto ko siya, Chef. Class na class, ha? Gandang babae, no? Ang sarap, ha? Sakto lang yung tsokolate. Anong gusto ka? Bagay na bagay siya lahat at pagtanggilan. Oops! Hindi pa tapos. One more dessert, por favor. Perfect talaga. In the mood for a Spanish gastronomic treat, punta na sa Calderon Cocina. Tapas y bebidas sa ground floor, Classica Condominium, 112 HV de la Costa Street, Salcedo Village, Makati. Ang 1,120 pesos nyo rito, good for 4 to 6 persons na. Vamos a Calderon! Sunod na re-reviewin, Sultan Mediterranean Grill. Specialty ng Sultan ang Mediterranean food. Mga pagkain nito mula sa Southern Europe, kabilang ang mga bansa sa Iberian Peninsula, Italian Peninsula, maging ang Greece at Malta. Kilalanin natin ang mga pagkain ito. Reviewers, authentic kaya talaga ang lasa? Kainan na! Let's start with souvlaki, a grilled meat usually served with vegetables or pita wrap and dip. Welcome to Sultan. Sultan, syempre, di ba? Fit for a king ang serving ng pagkain. Ano ba meron dito, Katrina? Yung souvlaki, ano masabi yung souvlaki? Souvlaki, kasi ano siya eh, souvlaki. Super lucky. Yan, yes, souvlaki. Ayan. Sobrang laki, no? I think, ah. Nahiya ako bigla. Katrina, hinati ko ba? Maliit nga. Ay, maliit nga tuloy. Ayun, sarap. Ang lasa ng karne nila. Mapapalaban ka pala dito sa pop to. We do food. Ang mga dip kaya, pop na pop, Muhammara. Let's go! Ito Muhammara at sinubukan ko na. So, nahuwit yung appetite ko dyan. Lakas ba kagana yan? Okay. So, tingnan mo, my friend. Red bell pepper yung Muhammara at saka crushed walnut. Di ba? Kakaiba, ano? Di ba? May ganun, ano? Mahilig ka ba sa manghang? Okay lang sa'yo, manghang. Sakto lang yung anghang niya, kaya... May tamang... May gapang lang. Kurot lang. Oo, may kurot. Namumurot sa ano eh. Panalo ang Muhammara, kina Katrina. Ang baba ganoush, kaya rich, smoky, creamy, roasted eggplant dip. Pati na rin ang hummus bitahina o sesame paste chickpea dip. Ooh, wow. Sarap nun. Sarap din yung eggplant na ano, hummus. Hummus niya, di ba? Parang iba-iba pala siya. Yeah. Ang hummus gawa sa chickpeas. Baba ganoush gawa sa eggplant. Ang sarap. Sesame seed paste. Alam ko lang baba is father. Isa sa defining characteristics ng Mediterranean food ang pagiging healthy nito. Ito nga, oh, ang Sultan, nag-o-offer din ng vitamin boost salad. Sa flavors pa lang, of course, mesclun or mixed green yan. Mixed greens and whatnot. Orange and... Ano ba yung dressing nila? This is ano raw, orange cranberry. Wow! Medyo citrusy na. Parang kong binom lang ano. Sarap yung dressing. Matamis? Yeah.
Mayroon ka sa matamis. Harap nga. Tamis? May ganun eh, na may kurot eh. Para nangungurot siya. Para kong minum ng ano, orange concentrate. Guys, hindi naman halatang gusto nyo ng Mediterranean food, no? Dahan-dahan lang dahil marami pang pasiklab ang Sultan. Tulad na lang itong kebab platter. Juicy. Juicy, saka tamang alat, di ba? Tamang linamnam. Yung daman niya, ang juicy sa loob eh. Mas ang lambot. Ang lambot. Ang lambot. Gusto ko na yung kebab nila na platter. May kasamang rice. You can pair it with rice or you can eat it like that. Enjoy the grilled flavor lang. Para ito yung sweet na natikman ko. Pwede ko. Ano mo pangalan ng lugar na ito? Sultan? Ang galing ha. Mahusay. Sarap. Halso mo, nakalimutan mo pati pangalan ng restaurant. Nakalimutan ko pangalan. Sarap. Sarap. Hindi lang pala ako ang parang nawala sa sarili sa sarap ng mga pagkain dito. Si Chef Mickey parang natahimik na. Ano kayang pagkain ang lalantakan niya? Try ko itong medyo masama yung tingin sa akin. Oo eh, tinatawag ka na bro. Alam ko yan, gusto mo yan eh. Lamb shank pala ang pinag-iinitan ni Chef Mickey. Pop ba, Chef? Ayun, lambot. Tingnan mo, kinutsara lang ni ano yung lamb. Oh, natanggal sa buto. Oh. Ang galing, oh. Mm-hmm. Nadudurog ka. Mm-hmm. Sobrang lambot doon. Ang sarap! Ang no? Sarap. Mm. Sobrang lambat ng meat, ng lamb. Mm. Ang ganda ng pagkakaluto ng lamb, yung fat niya talagang rendered. Tapos kita niyo naman, di pa siya overcooked. Medyo red pa siya sa loob. Happy si Chef Mickey, oh. Masa yung lamb mo. Hindi niyo pa po nalalasahan. Ito pa po, meron pa po siya. Sakit ngipin ko. Sa lasa, mas ano kay kebab. Ito yung ibang juicy nito eh. So ang panlaban lang na ito malambot. Yes, Katrina! Talagang binigay ng kebab platter at lamb shank ang best nila. Kaya dapat ibigay rin natin ang best natin at ubusin ang mga ito. Laban pa! Gusto ko yung kebab platter nila. Yung iba-ibang in-offer bukod sa meat. Meron silang seafood. Iba-iba. Tapos, puro na rin siya kasi 500, diba? Oh. Pang ilang tao na yun. Ako, konti lang nakain ko. Huwag magpigil. I know you guys want rice. Pero i-level up natin yan with this lobia rice or black-eyed bean rice. Masarap yung lobia rice nila. If you're on a budget, tapos paghatian ninyo yung kebab platter, order lang kayo ng ganito para i-level up nila yung rice experience nyo. Sobrang generous ng serving nila. Tamang-tama sa budget. Kasi hindi mo naman kakainin mag-isa yan eh. Share mo naman yan eh. Actually, ito kayang paghatian ng tatlo hanggang apat. Itong chicken biryani kaya, pasok din sa panlasa ng ating reviewers? Itong chicken biryani na to, nalalasahan mo rin sa kanin onion. Yung broth, yung chicken broth. Amin-amin ito yung onion eh. Lasa ng manok. Look at that. Bro. Malakas pala ang pang-amoy ni Katrina. Sige nga, based on smell, anong spices ba ang ginamit sa chicken biryani? Cumin. Salt. Pepper. Wow! Sa dami ng flavorful spices dito sa Sultan, kailangang paandar din ang drinks. Patikim nga ng mixed berry yogurt shake at mango yogurt shake nyo. Ito naman, mango yogurt shake. Sarap. Lasang lasa yung mango. Wow. Kasi mangga ka pa na. Hindi, masarap siya. Healthy pa. Ito ang gusto ko sa Pop Talk. Lagi tayong maraming world flavors na natitikman at natututuhan. Mediterranean ba ang theme ng next food trip nyo? You might want to give Sultan a try. Bisitahin sila sa UG9 Valero Plaza Condominium, San Agustin Street, Salcedo Village, Makati. Last stop natin, The Flying Pan sa Citadine, Makati. Kung European breakfast at brunch classics ang hanap, The Flying Pan ang siguradong bubusog sa inyo. Ang budget na kailangan para ma-enjoy ang mga pagkain dito, 150 pesos hanggang 400 pesos lamang. Saan kaya tayo dadalhin ang halagang ito? Pero bukod sa best-selling dishes nila, binabalik-balikan din ng mga tao ang malakas, makasosyal na interiors dito na warm and modern. Reviewers, huwag na nating patagalin. Third round of kainan, here we go! So guys, welcome sa The Flying Pan. Gusto kong masubukan ninyo ang kanilang corned beef and cabbage. This is the real thing. This is the real thing. Corned beef talaga siya. For mga Angus beef na tips, ito yung bestseller na nila itong breakfast nila. Nakasanayan natin ang shredded corned beef, pero ang inihahain sa The Flying Pan, isang malaking serving ng Angus beef. Sosyal! Alright.
Sarap. Sarap ng balap. Hindi ko mapaliwanag yung last. Hindi mo mapaliwanag. Speechless. Tsaka iba yung lasa nung pa. Diba? Hindi makamove on si Bebu sa kanyang corned beef and cabbage. Kapag hindi nakaka-move on, alam mong magandang senyala siya, masarap yan. Magtira ka, ha? Tiran mo kami, ha? Malinam na, malambot. Comfort food, ano? And Pinoy, eh. Mayroon mga comfort Pinoy food also. Actually, ngayon lang ako nakatry ng corned beef na ganitong style, yung lumang style. Mm-hmm. So, okay naman yung experience. Mm-hmm. Sa corned beef pa lang, mukhang aani na ng pop points ang The Flying Pan mula sa ating reviewers. Ang sarap siya! Tapos ano, homemade pa yung ano nila. Corned beef. So walang preservatives. Guys, awat na muna sa corned beef. Heto, try nyo rin ang tomato soup. Panalo rin kaya? Masarap. Gusto ni Katrina yan. Ang sarap. Si Katrina, dahil magaling magluto, pihikan sa pagkain. Pero sa Monique Salad kaya, mapabilib siya. Level up yung mga food dito kasi may mga imported products. Yung vegetables niya, ang crunchy, ang fresh pa. Talagang pag luyaw, talagang sarap. Compliment yung ano, may cranberries kasi siya, tapos cherry tomato. Sarap. Refreshing sa bibig. Dahil siguro yung ngayon sa pag-mix ng chicken, yung cherry tomatoes, yung french beans, yung rumen, lahat sila fresh, lahat ng ingredients na ginamit niya fresh. Kasi yung dressing niya hindi overpowering, nalalasahan mo pa rin yung kung ano yung kinakain mo, hindi yung puro dressing na lang. Wow! Ito na tiyak ang hahanap-hanapin yung almusal, Franco's Breakfast! Angus beef sisig with crispy potatoes, egg, and garlic rice. Ang sarap nito. Don't you wish you were Franco to have this breakfast every day? Malinam na, masyado, malasa yung ano, yung sisig. Tapos pag ano, pag sinamahan pa ng rice, talaga namang paparami ka ng kain. Our leveled up na sisig with really good meat, so, diba? Good sisig. Angus meat. Ito pa ang pang-big time na almusal, Reuben Sandwich. Ito, hindi pa nang subukan ito. Kailangan subukan natin yan. Ako. Busog. Come on, kaya mo yan. Welcome sa Pop Talk, my friend. Ilang buwan namin pinaplano ito para sa'yo, my friend, ha? Nangagat lang. Cheers. Kaya natin yan, my friend. Corned beef din ba ito? Sarap. Kakaiba. Maganda yung serving. Hindi siya tiniped. Dahil breakfast at brunch ang pambato ng The Flying Pan, lahat ng mga pagkain dito may big servings din. Nakabubusog nga, pero pop naman kaya sa value for money. Yung price range niya, pasok na pasok sa budget. Gusto mo, pag magbabakasyon ka, or mag-check-in ka, staycation, taga sa mga pakit, ito rin yung experience mo. So gusto mo na rin, syempre, pati yung pagkain mo, ay i-upgrade mo na rin. Gusto mo high-end na rin. Si Chef Mickey may expert assessment na sa kanyang personal favorites. Will these be among your favorites too? Kung inarank ko yung tomato soup, that's next yung corned beef, this one, yung Franco's breakfast, Ruben, and yung salad. Chef naman eh, inunahan mo lang ako, nag-iisip pa lang. It's okay. Wait, stop and pause. What's that smell? Oh, ito pala yun, May Ann's chocolate cake. My friend, ano nasa harapan mo? May Ann's chocolate cake. Uh-huh. At hindi lang basta cake. Hindi lang. Ano? Hindi lang siya basta-basta chocolate cake. Sabi ni Sir Mon. Yes. Ito naman yung... Banoffee. Alright, go for it. Enjoy! Favorite na yata ni Katrina ang chocolate cake na yan. Gusto pa yatang gawing Katrina's chocolate cake. Grabe! Sarap! Matagatataka pencil. Sarap? Ay, yung gano'n, gano'n. Sir! Sir, ang sarap nito ha. Iba talaga. Hindi lang talaga siya... At ang ganda mo ha. Typical chocolate cake. Kailangan matry mo. Hindi lang Katrina's, May Ann's chocolate cake ang dessert na babalik-balikan nyo for sure.
narito rin ang banoffee pie. Kakaiba. Ito yung banoffee at saka yung chocolate. Sarap. Yung naiiwan lang yung lasa sa... Basta pagkataubos na. So guys, the frying pan na ba ang peg nyo for your next Salcedo food crawl? Bisitahin sila sa ground floor, Citadine Building, Valero Street, Salcedo Village, Makati.